ay diwata guys, so dito sa labas tinitingnan yung kanyang pwesto. Ayan o, ang linis. Tapos meron pa ring MMDA doon. Hindi siya MMD. Ano, mga traffic enforcer pala ng Pasay. Doon si dulo. So ganito yung ano, sitwasyon. Nilagyan na pala nila dito ng so ganyan. Yan ang sitwasyon dito kay Diwata guys. Ang oras natin ngayon ay alas 6 na ng hapon o maggagabi na. So yung mga traffic enforcer nandoon pa rin, ayun, sa harapan. At ayan, ayan si Diwata, naglalakad-lakad sa kanyang pwesto. Ayan o, alam mo guys. Diwata, anong masasabi mo ngayon? Napaka-linis ng iyong harapan. Wala nang... Well, ganun talaga. Parang bago eh, di ba? Alam mo naman dito. So, bang tayo sarado. Pero ang kagandahan naman kasi may customer naman tayo. Pakita mo mga customer. Dami. Dami eh. Dami naman guys, diba? Dami. So, halos na dami pa to guys. Kasi ngayon, alas 6 pa lang ng hapon. Dudubli, trip, magti-tripli pa nga ito. Ano mo yan? So, si Diwata ay nandito lang sa kanyang harapan ng kanyang tindahan. Nakamasid. At tinagmamasdan yung kilos ng kanyang mga tao. Lalong-lalo na sa kahera. Daming tao. Ang limit ko lang lagi sa akin yung 50s, 100s. Tapos iwanan mo sila na huwag ngayon 20 kasi nang pariyo yun. Ano sa'yo? Ayan. So Diwata, ano naman ang masasabi mo o komento mo dahil yung harapan mo na dating may parisan din, hindi na makapagtinda? Well, yun nga, ang problema nga dito sa mga vendors, tuwing may clearing, ako yung pinagbibintangan nila na ako doon yung nagpa-clearing. Ano ba ang power ko? Ako nga mismo kini-clearing. At saka, yun, ganun talaga, di ba? Kasi di ba ako nga dati nung nasa kalsada ako, talagang binantayin, as in, wala na talaga, hindi na talaga makapagtinda. So ngayon, buti nga nagkaroon tayo ng pwesto. Kaya, expected na din talaga na may clearing. So ngayon may clearing. Wala talaga. Ganun talaga. Papapasahod muna ako. Sige. So, papasahod muna si Diwata, guys. Ayan. So, yun ang kanyang komento, no? Dahil na, yun. Ang banggit nga niya dahil na siya napagbintangan pa nga daw siya na siya yung nagpapaklearing. Na samantalang siya rin ay kiniklearing. At alam naman natin yung buhay ni Diwata noon sa mga nakalipas na buwan. Nung nandun pa siya sa Tulay, ay oras-oras o mayat-maya ang clearing operation sa kanya. Kaya yun nga, at lalaki pa salamat niya dahil
nagkaroon nga siya ng pwesto na dito sa loob na mismo. So wala nang clearing. Stable na yung kanyang business. Ngayon, tingnan natin guys. Magpapasahod naman na si Diwata at matitingnan natin yung tao niya, yung flow ng tao. Ayan o, oh, guys, kasalukuyan yan ang sitwasyon dito. Oh. So, sabi nga nung iba, baka wala na daw kumakain, eh, tingnan naman natin to, napakarami naman din tao. At syempre, ito nga, ay payday na naman ang mga tauhan ni Diwata. Yung shifting, ito yung mga nagsipasok ng alas 6 ng umaga at mag-out ng alas 6 ng hapon. At syempre yung makikita natin, yung dadatnan naman natin, itong mga nakapwesto naman ito ngayon, naka-time in naman sila ngayon. Ang oras naman nila ay alas 6 ng hapon hanggang alas 6. Yabagis vlog. Hanggang alas 6 ng umaga naman guys. Yan na sila. Yan. Wow, payday. Siyempre, kapag ka may trabaho, may sweldo. Yun ang pinakamaganda ron. Sa kaya, yan guys, oh. Dami na nila. Oh, sahod ka pa? Binigyan ka na ng trabaho, gusto mo pa ng sahod? So, di ba usapan lang nung pumasok ka, trabaho lang? Ayan guys, makita natin. Oh, marami naman din ang kumakain. At pagmasdan natin yung masaya rin. Masaya na naman ang mga tao, guys. Mga tao ni Diwata. Masaya na naman. At muli na namang nakatapos ng isang buong maghapon sa kanilang pagtatrabaho. At ito na nga. Payday. Saan kayo? Payday. So, titingnan natin kung paano magpasahod si Diwata. Ayan, tingnan natin. Ganun pala pasahod si Diwata. So yun, congratulations po sa mga sasahod na. Sana all.